Ano feeling na napaka-effective ng iyong pagganap pero nabubuisit sa iyong mga tao? Katulad nitong probinsyano. Hindi ko alam kung maganda itong sasabihin ko pero natetense ako. Ah, talaga? Oo, pag sinasabi nyo, kasi sabi niya mamatay ka na sana sa totoong buhay. Papatayin kita pag nakita kita eh. Tatagpasin ko ang ulo mo, mga ganun ang sinasabi. Kasi hindi ko alam kung paano ko yan tatanggapin pag nakaharap ko kayo. Kasi lumalaban ako. Lumalaban kasi matapang ako eh. Grabe yun, coach. Tawagin nyo na si ganito, tawagin nyo si ganyan, si mama! Hindi ko kaya sa pinapangin. At kasama po natin ngayon ang isa sa mga markadong aktor sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Basta siguraduhin mo lang, Ogi, ha? Ogi o Ogi? Ogi. Hindi, sandali! Sandali! Ano ba talaga? Ogi, Ogi? Naguguluhan ako eh. Ano? Sandali po. Ano? Hindi po si Renato Hipolito ang kausap ko, ha? Si John Arcilia po. Ay, sorry. Oo, i-interviewin ko po. Okay lang po. Extended po ba yung character niya dito? Sorry, na-carried away lang po ako. Ang napakahusay na aktor, kontrabida, lahat na. Diyos ko sorry po. Sorry, patawarin mo ako. Akala ko. Mahal na mahal kita, Hon. Mahal na mahal kita. Diyos ko, ang mahal na mahal ko rin si Renato Hipolito na salbahe. Pero pag mabait, John Arcilia. Pinapalakpakan kita tapos yung iba nabubuisit sa'yo. Ano feeling na napaka-effective ng iyong pagganap pero nabubuisit sa'yo mga tao? Katulad nitong probinsyano, si Renato, buisit na buisit sila. Ayaw nilang gamitin sa magiging anak nila ang pangalang Renato. Hindi, ganito yan eh. May tatlong, how do we call it, phase yung pag-accept ko. First few years pa lang ng ang probinsyano, isa dalawang taon pa lang, marami na akong mga natatanggap personal message sa messenger ng mura at yung talagang matitinding mo, papatayin kita. Hindi ko alam kung maganda itong sasabihin ko, pero natetense ako. Ah, talaga? Oo, pag sinasabi nyo, kasi hindi kasi ako sanay ng sinasabihan na hindi ako sumasagot at hindi ako nagsasalita. Hindi ako ganun eh. But this time, hindi ako makapagsalita kasi sabi ko, baka lalong uminit ang ulo kasi hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro kasi papatayin kita pag nakita kita eh. Tatagpasin ko ang ulo mo, mga ganun ang sinasabi. Walang smiley. Pipipi, walang smiley, walang hehehe. So, kinip ko lang sa sarili ko yon na actually na natetense ako pero gusto ko lang sabihin sa kanila, natetense ako kasi baka dagdagan yung lalo yung inyong pa, natetense pala siya, sige tension nila. No, natetense po ako sa sarili ko kasi hindi ko alam kung paano ko yan tatanggapin pag nakaharap ko kayo. Kasi lumalaban ako. Lumalaban kasi matapang ako eh. Kaya lang, ayokong sagutin kasi ayokong parang feeling ko, it's nonsense. Kasi sabi ko, drama. Teleserye lang naman to, bakit ko naman yan papansinin? Anyway, so hindi kinip ko lang yung mga threat na yan. First few years ng ang probinsyano. Ginawa ko, dinadelete ko na lang sila or binablock ko lahat ng yan. So hanggang sa nawawala na sa akin. So psychologically, pag hindi ko na siya nakikita, wala na sa akin. Hanggang sa 3 years before this or 2 years, nakita ko si Michael De Mesa, nag-post ng threat sa kanya. Wow, sabi ko parang ang lakas ng loob ni Michael, sabi ko. Tapos nag-apologize sa kanya yung nag-threat sa kanya. Oo, so anong sinagot ba ni... Sabi niya, wow, sabi niya, ganun ba talaga ako kagaling? Sabi niya, at masyado kang seryoso, sabi niya. Tapos pinost niya, sabi niya parang, tapos ang daming nag-comment na ano ba naman, ano nga lang yan, ganito lang yan. Tapos parang tinamaan yung ano, nag-sorry sa kanya. So sabi ko, pwede pala yun. After that, nung nagkaroon ako ng issue sa ano, ang probinsyano ng mahabang fight, 4 na araw kami nagkahabulan, di ba? Tapos ang dami ko raw mga tao, hindi na raw maubos-ubos, ganyan. Marami na nag-joke. So sinagot ko na sila ng joke, sagot na ako. Parang nakipag-joke na ako sa kanila. Hindi, ang saya naman. Ay, this is the time. Inilabas ko ngayon yung mga threat. Tapos sinagot ko ng mga pabiro. Nag-viral yon. So tuwang-tuwa. So yun yung pangalawa. So natanggap ko na. Pangatlo, mas malalim pa dun sa mga nauna. Kasi madami na sila. Dati 1, 2, 3 lang eh. Ngayon sobrang dami na. At saka yung nagsasabi ng ganun, parang may pabirong kahalo. Ngayon parang wala nang hehehe, wala nang smiley. At saka diretsyong ipababarang kita. Mga ganun na sabi
alam niya mamatay ka na sana sa totoong buhay. John Arcillian ang sinasabi, hindi na Renato. At sasabihin niya, mamatay ka na, huwag ka na mag-artista. Sabi niya, ang tindi ng ginagawa mo sa Ricardo Dalisay. Si Cardo Dalisay, pero si John Arcillian, hindi Hipolito. Sandali lang, sabi ko, saan pa tayo pupunta nito? In the very first place, sabi ko, hindi niya nakikita yung realidad. Saka parang nakaka-alarm naman na yun. Mas naka-alarm ako sa kanila kaysa sa akin. Kasi ang feeling ko, pag yung mga tao hindi makita yung realidad doon sa fiction, may problema sila. Parang i-review nyo naman yung sense of reality ninyo. Kasi mamaya makasakit kayo ng tao eh. Oo nga. Saka nyo lang ma-realize na teleserya nung nakasakit na kayo ng tao. Eh. Kaya nag-decide ako na ilabas na siya. Yung itong pangatlong phase, ang tingin ko is, natatakot ako para sa kanila. Kasi sabi ko, I think kung maraming tao sa isang sosyedad na ganung mag-isip, ito yung dahilan kung bakit ang dali nating maniwala sa mga maling kwento. Ang dating sa akin nun is sangkot na yung sosyedad kasi hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yan eh. Kahit sa ibang bansa, may mga ganyang klaseng tao na tinatrato nilang totoo na papanood nilang fiction. At pag ganun ang mamamayan mo sa isang sosyedad, may problema ka. So natatakot ako, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi sa isang sosyedad na kagaya natin na kung maraming taong ganun, isa yun sa mga dahilan kung bakit pwede tayong madaling maniwala sa mga kwento-kwento. Oo. So, nabago ba yung iyong routine or yung paglabas-labas mo na sandali, baka mainit pa yung mga tao, hindi muna ako maglalabas, hindi muna ako mamamasyal sa mall? Well, hindi kasi talaga ako mahilig maglalabas at hindi ako mahilig mapunta sa mall. Hindi talaga. Although, nag-worry ako doon sa possibility kasi may mga sinasabi na pag nakita kita. Hindi ko alam kasi kung nagbibiro siya o hindi eh. Pwede kasing gusto kong paniwalaan kasi, Och, na hindi totoo to. So, pinapaniwala ko yung sarili ko na ano lang to, mga posible naman na sineseryoso niya. Gusto kong isipin yon kaya para matanggal yung worry ko. Hindi palibasa, hindi naman ako masyadong malabas. Nag-worry lang ako pag halimbawang makikita nga nila ako sa labas. Pero, di ba? Tsaka nakakatuwa kasi yung mga kapitbahay namin sa sumukat. Pag lumalabas ako, yung mga bata. Siya yung pumatay kay Cardo Dalisay. Siya yung pumatay sa Agila. Palakpakan yung mga bata. Yung mga naglalaro sa natin. Nakakatuwa naman ito. So, saan mo bumababa yun? So, itong pagkatapos ng ang probinsyan, medyo magme-mellow pa muna sa pagkukontrabida si John Arcillian. Gusto ko, totally gusto kong gumawa ng hindi kontrabida. As in totally, 100%. Kaya lang may isang trabaho na pinakiusapan talaga ako na kasi talagang yun daw yung plano, yung character ko. Kaya lang pumayag naman sila na I can be more playful doon sa character. Mas kakaiba kaysa kay Hipolito. Ang pinakagusto ko kasi sa storya talaga is yung wala naman talagang villain. Ang villain naman talaga yung past ng isang tao, yung history niya kung bakit siya naging ganun dahil sa mga human experiences niya. At itong kwento na to na gagawin ko, may pagkaganon. Kaya siya naging somehow, naging option niyang manakit ng tao dahil nasaktan siya sa kanyang past. So, di ba? So somehow may human side. Mga apo ko at saka mga pamangkin. Paano ka nakakakawala sa karakter pagtapos ng taping? Ako wala naman. Kasi pagkatapos ng eksena, tapos na rin. Kaya wala na. Kasi hindi naman talaga siya totoo. Hindi naman talaga ako pumapatay ng tao. Ketchup lang naman at saka syrup yung ano. So, yung dugo. But while you're doing it, you're imagining it as real. Pero pagkatapos na nun, as in totally wala. Sabi ko nga sa'yo, pag nanonood na ako ng ang probinsyano, umiiyak ako para sa Agila. So, ano ang hugot ni John Arcillian? Bakit napaka-husay niya sa pagganap? Bakit lahat ng karakter nagagampanan mo ng mahusay? Thank you so much kung yun ang tingin mo, Och. Thank you so much coming from you. Kaya nga akong nag-agilap sa iyo. Siyempre, galing na galing ako sa iyo. Thank you. Diba? Siguro babad ako dun sa buhay. Mula pagkabata, nakaka-experience ako at nararanasan ko yung nakakita ako ng taong mapagmahal. Naranasan, nakakita rin ako ng mga taong binubuli. Nung bata ako, may nagbubuli sa atin sa school. Oo. So, alam ko kung paano magalit sa isang tao na wala akong magawa kasi feeling ko mas malaki sa akin. Tapos, alam ko kung paano ko naipakita sa bandang huli na binuli mo ako pero ako to. Naging best cadet ako sa
sa CAT, naging corps commander ako, naging, alam mo yun, yung tipong naging orator of the year ako, top 10 ako sa school. Alam mo yung ganun binabawi mo sa iba. So somehow, kaya parang nabubura. So dinaranas ko yun at naranasan ko. Naranasan kong umiyak. Nakita ko sa pamilya ko yung mga bagay na masasakit at nakita ko rin yung sa pamilya ko yung bagay na masasaya. Siguro babad ako sa experience sa buhay mula pagkabata. Hindi kami perfectong pamilya. In a sense na marami rin kami mga pains. I mean, buo kami. Hindi na kami naging broken family. Pero kagaya ng ibang pamilya, kami yung may pamilyang may masasakit. Alam mo yun, may nag-aaway, may ganyan. I think yun yung pinanggagalingan din ng pain. Pero within that family, sobra kami magmahalan. Sobra kami magmahalan, pero sobra rin yung mga sakit mong naranasan. Pero alam mo yung kung gano'ng kalalim yung mga sakit, gano'n din kalalim yung pagmamahalan. Sobrang ramdam mo yun. Kami yung gano'ng klaseng pamilya. Akala nila si John Arcilla, kontrabida, mabubuisit ka lang. Pero kailan huling umiyak si John Arcilla? Itong nakaraan lang, matindi yun. Ang dami kong nawalang kamag-anak at saka kaibigan sa family circle ko. Tatlo yung father ko, yung kuya ko, at saka yung bunso. Ang masakit kasi sa kapatid ko, bukod sa bunso yan, siya yung ina-expect ko na makakasama ko ng matagal kasi bunso yan. At saka sobrang mahal na mahal ko yan. At saka noong yayari yun, actually nasa Ilocos ako. Tapos grabe yung coach. Paano siya nakipaglaban sa buhay? Ang hirap sabihin kasi hindi ko alam kung tama yung naging desisyon niya. Kasi sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Sabi ko sa pang-hospital, meron tayo. Sabi ko sa kanya, walang problema. Hindi naman yun, sabi niya, Kuya Boy. Ang problema, sabi niya, natatakot ako sa hospital kasi yung tent nasa labas lang, tapos umuulan. Sabi niya, parang kawawa naman ako. Sabi niya, parang doon ako mamamatay. Parang ganun, sabi niya. Tapos, sabi ko sa facilities, natatakot siya sa facilities kasi ang mga kwento sa facilities, maraming mga hindi na papakain. Tapos natatakot siya na pag napunta siya doon, baka maiwan niya yung dalawa niyang anak or i-quarantine din kasi yung isa epileptic. So ganun yung sitwasyon na naiintindihan ko, pero ayaw ko sana. So, wala akong magawa kasi nasa Ilocos ako. And then, nung ginawa ko, binilihan ko na lang siya ng oxygen, na yung portable na oxygen, tapos pinadala ko sa bahay nila. Na-peace naman ng konti yung kanyang yung breathing niya. Tapos actually kinabukasan, nagtataka nga ako . Sabi niya, oh, okay na ako, magaling na ako. Alam mo kung bakit ako gumaling? Sabi niya, because of love. Sabi niya, kasi inakap ko magdamag ang mga anak ko. Total, pare-pareho naman na kami. Sabi niya, magdamag ko siyang inakap. Tapos sabi niya, okay na ako, magaling na ako, naligo na ako. Sabi niya, I love you. Sabi niya sa akin, I love you very much. Sabi ko, I love you very much. Sabi ko sa kanya, masaya lang ako kasi kahit papano, nasabi niya sa akin yun bago, siguro yun yung, para sa akin, isa sa pinaka masarap na naramdaman ko na kasi after niyang sabihin sa akin yon, kinaumagahan, tumatawag na sa akin ang anak niya. Tapos habang nangyayari yon, nasa kabilang telepono ako. Sobrang nasa kabilang telepono ako. Ako yung nag-instruct sa mga pamangkin ko. Sabi ko, tawagin niyo na si ganito, tawagin niyo si ganyan, si mama! Hindi ko kaya, sabi na pamangkin ko. Nararamdaman ko yun, nasa kabila ako ng telepono. Sabi niya, hindi, sabi ng pamangkin ko. Sana. So wala kang magawa dahil nasa phone ka? Nasa phone na, nasa phone ako, nag-instruct. Sabi ko, tawagan niyo si ganito. Tawagan niyo si John, makumuha na kayo ng ambulansya. Sabi niya, dalhin niyo siya sa hospital. Sabi niya, mami! Rinig ko yung mga pamangkin ko, yung anak niya, rinig ko yung nangyayari. Tapos sabi ko, kumuha na kayo ng ambulansya. Sabi ko sa kanya, lahat yun ini-instruct ko. Tapos pagkababa ng telepono, sabi ko, okay, sabi niya, nandito na tito. Tapos pagbaba ko ng telepono, hindi ko alam ang gagawin ko. Nakahawa ko sa anong ganyan, sa pinakaano ng pinto. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko alam kung saan pupunta. Sabi ko, wag muna. So, yung mga pamangkin mo, parang ikaw ang pinakamagulang. Oo, natuwa yan. Alam mo, ang natuwa lang ako, yung gumraduate silang dalawa, alam ko dahil sa kapatid ko yun, pareho silang cum laude. As in, pareho silang cum laude ng gumraduate. So, I'm really so proud of this. So, nabubuhay pa yung mami nila. So, at ang, ayoko sanang sabihin yun . Kasi baka mapanood nila. Pero sa totoo lang, sila din naman alam nila na galing yun sa kapatid ko, yung kanilang klase ng
perseverance sa pag-aaral, yung klase ng kanilang attitude nila. Ako dun sa trabaho, sabi nga nung nila ni Kambal, sabi niya, I'm a strong woman because I was raised by a strong woman, sabi nila. Oh. So, kaya natutuwa ako sa mga sobra dun sa dalawang pamangkin. Paano naman binawian ang buhay yung kuya mo? Ang pinakauna kasi yung father ko. Naka-assign kasi sa akin ng father ko na alagaan ko eh. So, tapos na akong mag-alaga sa kanya. Lumipat na siya sa Baler, sa province, para naman sa kapatid ko. Kumbaga, yung father ko na alagaan ko na gusto. Kasi old age na yung sa father ko eh, hindi sa COVID. Yung sa sister ko sa COVID, dun na siya mismo na wala sa Baler na, sa Baler Aurora. Ang masakit lang dun, itong tatlong to, hindi namin nakita. Yung pangalawa, yun yung brother ko. Diabetic siya. So I think na-aggravate yung diabetes niya doon sa COVID. Pero yung kapatid ko na yun, sobrang, yun yung kuya ko na wala akong naging negative na karanasan sa lahat. Talagang kumbaga, sobrang mahal na mahal. Pagi lahat naman ng kapatid ko, sobrang mahal na mahal ko. Sobrang mahal na mahal ko lahat ng mga kapatid ko. Kung alam lang nila, wala akong itutulak, wala akong kakabigin. Ang pinakamasakit lang talaga sa akin yung bunso. Kasi bunso yun eh. Ang alam ko dun sa bunso, ako mauuna. Alam mo yan? Kasi yung bunso na yan, siya yung life of the party, usually pag nagpa-party yung family. Siya yung humihilata dyan sa sahig, sa katatawa. Siya yung ganun, siya yung classic. Tumatawa ng humihilata dyan sa sahig. So, ayun, yun yung isa sa mga regrets ko. Kasi mahal na mahal mo yung pamilya mo. Lalo na dun sa mga pamangkin mo dun sa bunso. Siyempre, tatanong ng mga tao, may pamilya bang sarili si John Arcini? Nagkaroon ako ng dalawang seryosong relationship na almost nagkaroon ng family pero hindi natuloy. Hindi ako pinalad na the baby. Pero almost nandun na. Nagkaroon sila ng desisyon na hindi ko kayang kontrolin. Tapos may iroon pang ulit isa na non-showbiz. Siguro may ibang plano sa akin ng Diyos. Pero pangarap mo yan? Magkaroon ka lang sa ngayon. Ngayon po naman. Tsaka kayang-kaya pa naman. Kayang-kaya pa talaga. Kaya lang, sa dami ng responsibilidad mo ngayon, parang natatakot ka ng, at saka sa age bracket ko, no, parang nagdadalawang isip na rin ako. Although, gusto ko pa rin. Walang problema. Hindi naman ako baog eh. So ngayon, ang tuon ng attention mo ngayon, yung mga pamangkin. Yung mga kailan apo. Sila yun? Mga apo. Mga apo mo mga sa apo, tsaka. Anong pwede ipayo ni Chan sa mga gustong mag-artista? Sa mga naiinip sa kanilang career. Pero ikaw, parang mas bumango ang pangalan mo mula nung nag-General Luna ka. Malawak ang mundo. Ang dami-daming venue. Kasi hindi lang naman sa ganda at forma na kukuha lahat. Isa sa mga pangunahin sa pag-artista, siyempre, yung meron kang ganda, meron kang tindig, pero hindi lahat doon nakukuha. Kasi natatapos yan eh. Tumatanda ka. Uh-huh. Nagbabago yung iyo. Isa sa pinaka magpapatagal sa iyo is ano yung karanasan ng tao at ano yung gusto mong maging sa kasaysayan ng tao. Kasi para sa akin, ang pag-artista isang noble na trabaho. Para sa akin, kami ay parang psychologist. Kasi nag-aaral ka ng katangian ng isang tao. It's like you're studying human behavior. Nag-aaral ka ng psychiatry kasi pinag-aaralan mo yung klase ng tao kung bakit siya ganun mag-isip, kung bakit siya ganyan kumilos. So, human psychology yan. Ganoon kataas ang respeto ko sa trabahong ito. And sana malinaw din sa atin na hindi lamang tayo artista lang. Whether we like it or not, nai-influensyahan natin ang tao sa kanilang mga decisions, sa mga ginagawa nating pagtatanghal. So, siguro isa sa mga magandang katangian ng mga nag-artista is ano yung gusto mong maging share sa iyong sosyedad, sa iyong lipunan, sa mundo? Ano yung gusto mong maging role? Saan mo gustong dalhin ang bansang ito? Saan mo gustong dalhin ang mundong ito? And then, makikita mo yung sarili mo kung saan ka nakapwesto para alam mo kung ano yung prinsipyo na gagawin mo at ipe-play mo sa isang klase ng istorya at alam mo na ang istoryang ito ay para sa ma-enlighten ng maraming tao sa mundo pero isa ka doon sa pwedeng naka-oppose ka doon sa prinsipyo niyon or pwedeng ikaw isa doon sa kakampi ng prinsipyo niyon. Pero at least malinaw sa'yo, you're playing different characters for one main goal. Para saan? Para saan? Ano yung share mo bilang isang tao? Kasi hindi lang naman tayo nag-entertain para sumayang tao. Kasi ang realidad sa mundo, may masasakit na kasaysayan ng ating mga
So dapat akapin natin yun na hindi lang tayo puro laging masaya. Gusto rin natin na makatouch ng human lives. Gusto rin natin na makapag-liberate ng mind ng tao. Gusto rin natin na may matutuhan ng tao sa buhay nila. Makita nila yung sarili nila na, ah, yun pala yung ginawa ng bida. Ganito rin ang gagawin ko sa buhay ko. So parang may mission kami. Hindi kami taga-entertain lang. Sa ibang bansa, pag artist ka, ang tawag sa iyo catalyst, ikaw yung nagde-determine kung saan mo dadali ng iyong sosyedad. Ganun kalaki ang responsibilidad ng mga actors. So siguro dapat malinaw din yun sa mga artista na mayroon kang role sa iyong mundo, sa iyong bayan, kung saan mo gustong dali ng iyong sosyedad. Para hindi ka lang maganda at hindi ka lang gwapo at hindi ka lang may tindi. Tama. Meron kang substance. Oo. Pero ano naman ang mensahe mo doon sa mga taong nagmamahal sa iyo at naniniwala sa acting mo, naniniwala sa talento mo? Unang-una, doon sa mga naniniwala po sa akin at saka doon sa kakayahan ko, reflection lang po ako ng inyong paniniwala. Kung ina-appreciate po ninyo ang mga kaya kong gawin at yung mga naabot kong para sa inyo ay karangalan at success, kaya nyo po na-appreciate yun kasi ganun din po kayo. Pareho po kasi tayo ng prinsipyo, gusto po natin ang magandang mundo, gusto natin ang mundong mapagkaibigan, gusto natin ang isang bansang mapayapa, bansang maunlad. Kaya ninyo na-appreciate yung kaya kong gawin kasi pare-pareho po tayo ng paniniwala. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo kasi pare-pareho pala tayo ng pangarap para sa ating bansa, para sa ating mundo, na sana ay mas malakas yung kapangyarihan ng kabutihan. Mas malakas yung kapangyarihan na nagmamahalan tayo, nagkakaunawaan tayo, kaysa sa doon sa yung hatak ng kasamaan. Mas malakas yung hatak ng kabutihan kaysa sa hatak ng kasamaan. Yun yung pare-pareho nating gusto. Kasi nakikita natin ngayon, mas lumalakas yung hatak ng kasamaan at pare-pareho nating ayaw yun. Kaya kung ano man po yung nakikita nyo sa mga ginagawa ko, sa palagay nyo ay nakaka-relate kayo. Kasi po, ganun din po ang inyong gusto mangyari at ang inyong paniniwala sa buhay natin. Yung message mo sa mga bashers mo, gusto mo ba sila mag-continue bashing yun? Well, dun sa mga bashers siguro, hindi ko naman kayo kasi makakontrol kung magbabash kayo. Pero hindi kasi ko talaga naniniwala na yung mga bashers, hindi ako naniniwala sa kanila. Yung consistent na nang babash, na hindi nakikinig sa explanation, hindi ako naniniwalang taano sila, totoo sila. At dumating ako sa point na yung bashers, nakita ko, kaya sila nang babash consistently kasi mayroong tao sa likod nila or binabayaran sila. Yung mga nang babash kasi kahit papano, yung mga totoong tao, nag-iisip yan kahit konti, naninimbang yan kahit konti. Pero yung wala nang pagbabago, yung sarado na parang imposible. Kaya hindi na po ako nababother. Hindi na po ako nababother sa inyo. Nababother ako dun sa nagagalit sa karakter ko kasi hindi niyo ma-distinguish kung alin ang totoo at hindi. Nakakatakot po kayo bilang isang tao at nakakalungkot po na ganun kayo mag-isip. Mas nag-aalala po ako sa inyo kaysa sa akin. Last question. Kumusta na ang puso ni Jan Arcillo? Masaya naman ako. Masaya. I'm happy. Masaya ako. Ang daming mga blessings. Ang daming accolades, ang daming mga recognitions. Maraming challenges pero alam ko na si Chang i-hurdle. Ayaw kong isipin yung mga posibleng dumating na mga hindi mo pwedeng kontrolin. Kagaya nung may mawawala sa'yo, whether you like it or not, na mahal mo sa buhay. Ayaw kong isipin yun. Gusto kong isipin na kakayanin ko yun kasi natural naman yun. Kasi ako din, darating din ang panahon ko na ako rin ang mawawala. Kasi yun isa sa mga greatest fear ko about yung tungkol sa katapusan ng pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Kaya lang yung lagi ko na lang sinasabi is, ako din naman darating din doon. So, i-enjoy ko na lang while it lasts na nandyan ang mga mahal ko sa buhay and prepare myself na darating ang panahon, mawawala rin talaga sila. And alam ko na pag nawala ako, marami rin masasaktan. May mamahal sa akin sa pamilya at sa kaibigan ko. So, siguro kanya-kanya lang talaga ng panahon. So, habang nabubuhay tayo, sinasabi ko sa puso ko na mag-enjoy na lang, magmahalan na lang. I mean, kung ayaw mo akong mahalin at hindi mo ko kayang mahalin, sorry, kaya kitang mahalin. Hindi kita kailangan akapin, hindi ko kailangan iparamdam sa'yo na mahal kita, pero ako basically mahal kong humanity. Kaya ako ginagawa ang ginagawa ko ngayon kasi gusto kong, kasi mahal ko ang tao. Mahal ko ang tao at alam kong sa pamamagitan ng ginagawa kong kwento, makakalikha ako ng mga instances na pwede akong makapagmulat at makapagbigay ng enlightenment or ng healing. Makagamot ako sa pusong
nasasaktan, makagamot ako sa mga isipang naguguluhan sa pamamagitan ng mga kwentong ginagawa ko. Not necessarily na ako yung bida, kasi basta part ka naman ng isang kwento, yung pinaka-main objective ng kwento ang dumadating sa audience. Eh. So, ang importante dun, ano yung theme at ano yung gustong ibigay ng kwento, kahit hindi ko ang bida. Bida ka man o hindi, yun ang importanteng makarating sa audience. At naniniwala ako na si ginagawa namin bilang artista ay nakakapagligtas kami ng mga kaluluwa. Hindi natin sigurado kung ano ang buhay. Cliche yan kung pakikinggan natin. Laging sinasabi, hindi natin alam kung ano mangyayaring susunod. Totoo po yan, sino ba ang nag-expect na magkakaroon bigla ng pandemic? Sino ba ang mag-expect na biglang ang isa sa pinakamahal mong tao na bunso sa iyo ay mas mauuna pa kaysa sa iyo na mawala? Sa buhay po ng tao, bigla nating marirealize na hindi pala importante, sa lahat ng hindi po importante yung anger. Yung pong galit at buot, hindi po siya importante. Kung gusto mong iligtas ang sarili mo sa paghihirap sa mundong ito, ang isa sa tatanggalin mo yung galit. Kasi may sinasabi na ang galit daw ay isang kaparusahan sa iyong sarili na wala namang maidudulot sa iyong maganda. So, yung galit po ay gawin nating lesson, i-convert natin siya sa lesson para hindi na maulit yung mga bagay na naging dahilan kung bakit tayo nagalit. Mas gawin mo siyang lesson, mas gawin mo siyang strength para tumanggap ng tao, tumanggap ng sarili mong pagkakamali, para ipagpatuloy mo yung prinsipyo mo para sa kapwa mo tao, para ipagpatuloy mo yung prinsipyo mo para ipaglaban ng katotohanan, hindi siya kailangang makonsume para makasira ng kapwa. Kung hindi para mabuo mo ang iyong sarili at para mabuo mo ang iyong kapwa-tao, mabuo mo ang relasyon mo sa iba, mabuo mo ang iyong sosyedad, mabuo mo ang sangkatauhan. So yung galit na yun ay dapat maging dahilan para sa kabuuhan, kaligtasan ng lahat kaysa sa pagkawasak.